100 piso ang nadagdag sa arawang kita ni Edgar dulot ng pisong dagdag pasahe. Pero kulang pa rin umano ang 700 pesos na kita niya para mapagkasya sa pamilya. Kaya hiling niya magtuloy-tuloy pa sana ang rollback sa diesel. Tiling namin sa mga driver, dapat yung diesel baba pa. Mahirap ang biyahe. Ibaba nila ng 2 piso. Ang diesel? Oo, pwede. Pero may namumurong bad news para sa lahat ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. At ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagsipa ng presyo ng imported na langis sa world market ay ang giyera ng Israel laban sa grupong Hamas. Nagkakaroon kasi ng espekulasyong baka kumalat sa Middle East ang kaguluhan na pwede makaapekto sa supply at transport ng langis. Kung lalagyan po natin ng weight, baka lalabas po yung influence po nung kaguluhan ngayon sa Middle East or sa Israel. Pwede po mga 60% ang contribution nun kung bakit biglang sumipa. And the rest po, yun po yung mga indicators naman ng gaya ng pagbagsak ng stockpiles ng US. Bagamat may 2 trading days pa na natira, malamang oil price hike na umano sa susunod na linggo. Ang 2 araw na yan, medyo crucial pa po. No? Pero ang nakikita natin bottom line dito is mukhang hindi na po makikitaan ng reverse. No? Mukhang hindi na po natin nakikitaan na mawawala or mabubura yung posibilidad na magkaroon ng yung possibility ng increase po for next week. Ang muling pagsipa ng presyo ng langis ang isa rin sa ikinatatakot ng mga canned meat manufacturers. Kaya hanggang ngayon, wala pang kasunduan ng grupo sa gobyerno na ipako ang presyo hanggang katapusan ng taon. Petroleum prices affect yung transport cost ng materials natin, transport cost ng mga finished goods, and even yung mga cost mismo ng mga raw materials. So hindi pa bumababa yung tumaas ng mga halaga ng mga materials natin. May threat na naman na further na pagtaas. Pati ang mga sardine makers, wala rin commitment na mananatili ang presyo hanggang December 31. Pero ayon sa DTI, may kasunduan na para mapababa ang presyo ng mga raw materials. Umarangkada na rin ang proseso sa paggawa ng Pinoy sardinas. Pero para sa mga maliliit na panadero, hindi pwedeng ipako ang presyo ng tinapay kung nagmamahala naman ang ibang sangkap sa paggawa nito. Kung iko-commit naman ng mga supplier ng raw materials, sa pamamagitan ng pamahalaan na hindi itataas ang mga romat, particular ang mantika, asukal, powder milk, itong LPG, harina, magkukumit din kami na walang galaw sa presyo ng tinapay. Sa oras na tumaas ang diesel fuel, ang LPG, apektado ang industriya ng pagtitinapay. Tiniyak naman ang mga community bakers na mananatili ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal hanggat hindi nababago ang suggested retail price nito. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.